nating i-harvest ngayon. Kukunin na natin. Lalagay sa freezer. I-harvest na natin. Ito, next day na lang. At nagyayelo na yung ating mga palaya. Yun. And as usual, mataas na yung ating mga seed. Ito, ibinhin na natin ito. Pwede na ba yan? Hindi, gaganyan na. Kung ano ko na lang, lalasya ko dyan. Blessed day po sa ating lahat. Tayo po yung mag-harvest ng ating mga anim na ampalaya. Yan po, i-harvest na natin. At kailangan na po nating mabitas dahil nagmamature na sila at nagyayelo yung kanilang buntot. At ayaw kong mangyari na silang lahat ay magiging ganito. Yellowish na po kasi, kaya harvest na natin. Tara na. Huwag mong masyado nitong pagsakit. Huwag mong masyado kilapit. Ang ito malikot. Steady. Yan, umpisa na natin ito. Pag namin para sa susunod na taon, meron kaming stock sa refrigerator. Kukunin ko na din ito dahil yung ano niya masarap pang pakbet. Yun, magkaka-child abuse tayo. O yung magandang malaki. Ayan, ito yung magandang bunga natin. Kukunin pa natin sa kabila. Thank you.
tayo sa kabila. Pag-uunin natin yung ano dito. Tayo sa kabila at kukunin natin ito dito guys sa baba. Ayan, medyo mahirap ang posisyon ko. Kukunin na natin dito. Yan yung ano, na-press natin dito banda. Okay, dito pa, meron pa tayo dito ng ano. Pagkakong nakita kanina ng isa dito. Ding mature dun na ano natin, mga sili natin. Ito, isa ulit na malaki. Malaki, bakal man na yun. Tapos, ito din. Harvest na din natin mga yan. Oh, nakita ka nila dito. Kunin na natin yung mga nandun sa gilid doon. Kasi medyo mahirapan ako dyan. Kunin natin po doon sa likod. Tapos nandun din. Pagkita natin doon sa labas. Okay. Huwag mong hawakan dyan. So, ganyan na lang. Very challenging ang ano dito pagkuha. Dahil nasa likod. Yero na yan pag ano. Yan mo nito. Ko kaya abutin sa kalikod. Kaya bumutasin mo na lang dito.
manok doon. Napapakinabangan pa rin. Dami-dami din ang bunga niya. Nipurok sila, pero okay lang. Hanggang Miyerkules yan, 4 na araw pa yan, pwede na. Puno din yung ating basket na maliit. Ito po yung ating mga harvest dito na malalaki. At nandito din yung iba po. Bale, ito po lahat ay amin. I-pre-preserve. Ayan, nahulog kanina po. Pre-preserve namin po ito. I-stock po namin sa aming fridge or refrigerator. Bale, lilinisan namin, tatalanggalin namin yung mga buto niya. At mayroon kaming stock na ampalaya dahil dito po pag winter, wala po kaming nabibili na ampalaya. Kung mayroon man sa market, dahil mahal siya. Yung isang piraso siguro, kung kaya mong bumili ng isang ganito, 3 euro or 4 euro, mas maiging magtanim ka na lang, mag-harvest ka. And then, pag hindi mo na-consume lahat, pwede mong i-stock doon sa fridger. Linisan lang ang nilagay, and then meron ka ng stock ng next year na kampalaya. Yan po, demonstration kung paano namin i-preserve yung kampalaya. At isusupot natin mamaya ating pre-preserve. Hakatiin sa dalawa. At yung hati, hakatiin din sa dalawa. And then, tatanggalin natin yung buto niya. At magiging ganito po siya. Parang naiwan. Kasi pag ito kinuha natin, pag preserve natin sa freezer, ganito na siya. Nakasupot na yung isang o dalawang piraso. Kapag i-prenisar natin, kukunin natin, hindi na natin siya lilinisan, kundi ready na siyang iluto. Yan. Yan ang ating tips. At ito din ang aming lilinisan pa. And then isusupot, ilalagay sa freezer. Mga na-harvest na ang palaya at ilagay na natin yung freezer by the help of Maya More. So, stock po natin yan for the whole year. Ganun po mag-preserve ng mga gulay para mapanatiling fresco at fresh yung gulay. Ilalagay lang sa freezer. Then, parang Pino ay mahilig na gumamit ng ampala, especially doon sa pinakbet. Lalagyan ng kamua, lalagyan ng talong, at yung ampalaya, ay talong itlog pala. Ayos na. Yan, maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Happy farming and love you with the love of the Lord. Bye bye!